Part 26. Bakit ka ba ganito, Brianna? Ang bigat sa dibdib na hindi ko maipaliwanag. Tatawagan ko si Lance para sa'yo, Brianna. Huwag ka nang umiyak, hindi niya na ako pinatapos at mabilis na siyang umiling sa akin. Huwag-huwag na, Joy. Maraming salamat, pero kailangan ko nang umalis ngayon, basta ay pangako mo sa'kin na, hindi mo pababayaan, kahit kailan si Jackson, alagaan at mahalin niyo ang isa't isa, kahit yun lang ay gusto kong ay pangako mo sa akin bago ako umalis ngayon, nanginginig ang boses niya habang binabanggit sa akin ang mga iyon. Mas lalo siyang naging balisa, hindi ko maiwasang mailibot ang paningin sa paligid dahil halata, ang takot niya habang nakatingin siya sa may bandang likuran ko. Joy, kailangan ko na talagang umalis, maraming salamat sa pagpunta ngayon para sa akin. Natigilan ako nang bigla niyang inalis ang kamay sa pagkahawak ko at nagmamadaling tumayo. Dahil sa pagkabigla ko at pagkataranta na rin, dahil sa mga nangyayari ay hindi agad ako nagalaw, sa kinauupuan ko at pinagmamasdan lamang ang paglalakad niya paalis. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalayo ay agad siyang huminto at muling napatingin sa direksyon ko. Sa pangalawang pagkakataon ay nakita kong gumuhit ang ngiti niya sa akin sa pagitan ng kanyang pagluha. Mahal na mahal ka ni Lance, Joy. Kaya sana maging maayos na ang lahat sa inyong dalawa, iyong ang huli kong narinig sa kanya kaya agad akong napakurap. Dahil para akong naestatwa sa narinig ko at napatango na lamang ako sa kanya, nang makuha niya na, ang sagot na hinihintay niya mula sa akin ay kumaway na itong muli bago tuluyang tahakin ang direksyon palabas ng resto bar. Nang mapagtanto ko ang mga nangyari sa mga sandaling ito ay natigilan ako, hindi ko maipaliwanag, ang nararamdaman ko sa lahat na nangyari ngayon. Bakit siya nagmamadaling umalis? Bakit parang ang dami niyang gustong sabihin sa akin, subalit ni isa ay wala siyang nasabi? Alam kong may kakaiba sa kanya, hindi niya magawang masabi sa akin iyon at pilit niyang itinatago, ang emosyong totoong nararamdaman niya. Bakit Brianna? Brianna, para isang mabilis na saksak ang naramdaman ko nang magawa kong banggitin ang pangalan niya. May kung anong gumising sa akin sa katotohanan kaya tila ba may sariling utak ang mga paa ko at natagpuan na lamang ang sariling hinahabol na ito sa labas. Mas lalo pang nadagdagan ang kabang nararamdaman ko nang hindi ko na siya nakita sa paglabas ko, pero hindi ako pwedeng tumigil. May kakaiba akong nararamdaman sa loob ko kaya alam kong kailangan kong mahabol si Brianna. Parang kailangan niya ng tulong, dahil wala siyang sinabi ay hindi ko alam ang eksaktong tulong na kailangan niya. Ngunit ramdam na ramdam ko ito. Brianna, naluluha kong sigaw nang mahajap siya ng paningin ko. Halatang hindi niya ako narinig dahil malayo na siya sa akin, subalit ganun na lamang ang gulat na naramdaman ko, nang matano ko na may pamilyar na lalaking humihila sa kanya ngayon palayo. Hindi ko matukoy kung sino ito kaya muli akong tumakbo para habulin sila. Lucas, habol ang hininga ko nang may tanong iyon sa sarili ko. Hindi na kinaya ng sarili ko ang ginagawang pagtakbo, kaya kahit ayoko man huminto ay nagkusa na lamang huminto ang mga paa ko. Pilit ko pang hinabol ang direksyon na tinungo nila, pero hindi na rin ito nagtagal nang unti-unti na silang maglaho sa sakop ng paningin ko. Hindi ako pwedeng magkamali, si Lucas ang lalaking kasama ni Brianna kanina. Isa lamang ang kilala kong tao na may ganong klase ng buhok pero imposible. Paano sila nagkakilala kung si Lucas nga ang kasamang lalaki ngayon ni Brianna? Ano ba, Joy? Malayo man ngunit hindi imposible. Nang magawa kong mahabol ang hininga ko ay agad akong naghanap ng lugar kung saan pwedeng magpahinga saglit. Nang makahanap ng upuan ay mabilis akong nagtungo roon upang bawiin ang lahat ng enerhiyang nawala sa akin dahil sa ginawa kong paghabol kay Brianna. Doon ko na naisip na tawagan ang kaibigan kong si Lucas para kumpirmahin kung siya nga ang lalaking kasama ni Brianna. Hindi ko kayang matahimik na lang dahil sobrang gulong-gulo na ang utak ko sa mga hindi inaasahang pangyayari sa araw na ito. Lucas. Bungad ko agad nang sagutin niya ang tawag ko. Maingay sa lugar kung nasaan siya kaya lalong napakunot ang noo ko sa pag-iisip. Joy, bakit ka napatawag? May problema ka ba? Hindi ko alam kung anong dapat sabihin sa kanya ngayon. Mukhang hindi. Nga siya ang lalaking kasama ni Brianna, base sa ingay sa paligid niya ay tila ba nasa isa siyang kasiyahan. Nasaan ka? Tanong ko. Ilang saglit siyang walang sagot, subalit kalaunan ay narinig ko rin ang mahina niyang pagtawa. Nasa club ako ngayon, Joy. Bakit? Namiss mo na ba ako? Nabitin ako sa birthday party ng inaanak ko kagabi, kaya naisip kong mag-club ngayon. Masigla niyang sagot sa akin kaya nakahinga ako ng maluwag kahit papaano. Akala ko ay siya talaga ang kasama ni Brianna kanina, pero kung hindi siya yun. Edi sino? Ang lalaki kayang iyon ang dahilan kung bakit parang takot, balisa, at nagmamadali kanina si Brianna. Sobrang daming tanong ang nabubuo sa utak ko, ang pagkabalisa, ang pagkatakot,
at pag-iyak ni Brianna ang tumatatak sa utak ko ngayon. Bakit? Kailangan ko siyang makausap Maul bago siya umalis sa bansa. Hindi ko kayang mapanatag sa lahat ng mga nangyayari, may masama akong kutob na hindi ko alam kung dapat bang paniwalaan o hindi. Pero sana nga ay hindi totoo ang naiisip ko, sana ay emosyonal lang ito ngayon. Tama, baka ganun nga. Still there. Doon lamang ako napakurap nang marinig ko ang boses ng kaibigan sa kabilang linya ng telepono. Ah oo, nandito pa ko. Pasensya ka na sa disturbo, itatanong ko lang sana kung kasama mo si Anne. Sige na, Lucas. Enjoy ka na lang dyan, alanganin kong sagot. Hindi ko na hinintay ang sasabihin niya at ako na ang nagkusang ibaba ang tawag. Nang makahinga ng maayos ay napatingin ako sa paligid. Ewan ko ba, hindi ko maintindihan. Ngunit masaya ako na kahit papaano ay naging maayos ang lahat sa amin ni Brianna. Siguro mga 10% ng pagkataon niya ay nagawa kong makilala ngayong araw. Masaya akong marinig sa kanya na masaya siya. Para sa amin ni Lance. Isa pa masaya ako na ipinaalala niya sa akin na mahal ako ng lalaking yun. Ito na siguro ang tamang panahon para patawarin na si Lance sa lahat. Baka ito na ang senyales na dapat na kaming mag-move on sa nakaraan. Gaya ni Brianna, humingi siya ng kapatawaran sa akin at tinanggap na ang lahat sa amin ni Lance. Ito na siguro ang oras para ako naman ang tumanggap sa lahat. Mahal na mahal ko nga si Lance. At sana maging maayos na ang lahat ng ito para sa akin, kay Lance, at syempre para na rin kay Brianna. Sana mahanap niya ang tamang lalaki na para talaga sa kanya, sana balang araw ay mahanap niya ang totoong pag-ibig na inilaan lamang para sa kanya. Lance POV. Heavy emotions filled my chest. When I reached the place I intended to visit ever since Joy and I broke up. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung hiwalay na ba talaga kami, kung iyon ba talaga ang ibig sabihin ni Joy nang umalis sila sa bahay at ang hindi niya pagkibo sa akin mula noon. Pero kasi yun ang nararamdaman ko ngayon. Sa galit at sa sama ng loob sa akin ni Joy nang malaman niya ang totoo ay pakiramdam ko ay wala ng pag-asa, ang pakikipagbalikan ko sa kanya, ngunit kung ano man ang totoong desisyon niya ay gusto ko pa rin ipaglaban, ang pagmamahal ko sa kanya at sa anak naming dalawa. I will do everything I can to be with her again. Dahil hindi matahimik ang pakiramdam ko mula nang makabalik kami rito sa Maynila, ay naisipan kong magpahinga muna sa lahat, sa trabaho at sa kung saan-saan pa. Matapos ng paghahanda ko sa birthday party ng anak ko kahapon ay inubos ko ang oras ko sa mansyon. Pansamantala kong pinagbakasyon ang lahat ng tauhan ko sa bahay para mapag-isa. Akala ko sa ginawa kong iyon ay maiibsan ang sakit sa loob-loob ko, subalit nagkamali ako. Mas lalong bumigat ang daladala kong emosyon ng mapag-isa ako, muling bumabalik sa isipan ko ang gabi kung kailan nangyari ang umpisa ng kwento naming dalawa ni Joy. It hurts. It hurts to think that I made that mistake to her because I was too afraid to ruin my family's name, even my reputation as the youngest billionaire of the country. How funny was that? I was so selfish back then. I kidnapped her because I thought I should scare her to prevent controversies about me. I really thought that maybe she would use everything she heard that night against me to ruin my reputation. But I was wrong. The girl I raped that night, who happened to be Joy, has no plans to destroy anything from me, she's too pure and innocent to do that. I made her life miserable because of greed, I shouldn't have done that to Joy. I shouldn't have done all of that to her or to anyone else. Because of my longing for the power inherited from my family, I committed a very big mistake that ruined the life of the girl I love the most. Maybe I truly deserve all of this. I deserve the pain in my chest, the tears falling down into my cheeks, and the breakup we just had. Brianna was right, I'm a rapist and a monster. Wala po akong narinig, sir, maniwala po kayo sakin. Nakikiusap po akong bitawan nyo na po ako, wala po talaga. Agad akong napahawak sa ulo nang bigla itong kumirot kasabay ng pagbalik sa utak ko ng boses na iyon. Ever since I found out that Joy was the girl in my past, it has become increasingly difficult for me to bear the pain I feel every time that memory comes back to me. The voice of the girl in my memory is no longer just from someone, it was from Joy. Her voice echoes in my mind every single time, because of this my conscience deepens even more. Pasensya na po, sir. Opo, narinig ko po lahat, pero hindi ko naman po sinasadya. Mariin akong napapikit nang hindi pa rin humihinto. Ang mga alaalang dumadalaw sa akin nang makarating ako sa mismong pwesto kung saan ko siyang nilapitan noon.
Madilim na ang paligid at tanging mga poste na lamang ng ilaw ang nagbibigay liwanag sa buong eskinita. Tahimik at walang natatanaw na mga tao. Kung anong itsura nito noon ay tila ba walang pinagkaiba ngayon. Akala ko kapag nagtungo ako rito ay matatahimik ako kahit saglit, pero mas lalo lang pala bibigat. Ang dibdib ko habang inaalala ang gabing yun, habang nasa mismong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Parang awa niyo na po. I'm sorry, Joy baby. I'm really sorry, mahina lamang ang boses na nailabas ng bibig ko nang masabi ko iyon. Napatingala na lamang ang paningin ko sa malawak na kalangitan kung saan makikita ang magandang buwan at mga bituin. Sa ilang araw pa lang naming naghiwalay ay ganito na ang nararamdaman ko, miss ko na siya, sila. Paano pa kaya kapag lumipas pa ang ilang mga buwan na wala pa rin siya sa tabi ko? Siya na lamang ang babaeng nakikita ng aking puso na iibigin ko kailanman. Ayoko man isipin na malabo na ang pagbalik niya ay hindi ko mapigil, ngunit gusto ko pa rin subukan na umasang babalik siya. Ramdam ko na may kung sino o kung anong tumutulak sa akin para maniwalang magiging maayos din ang lahat sa tamang panahon. Maybe she's right, she just need time, Leon ang bagay na hiniling niya sa akin, subalit hindi ko maiwasang mangamba na baka sa oras na hiningi niya sa akin para makapag-isip ay tuluyan niya ng mapagdesisyonan na bitawan ako. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung anong magiging epekto nito sa akin kung opisyal niya nang sabihin sa akin ang paghihiwalay naming dalawa. Paano na si Liam? Paano na ang anak namin? Ayokong bigyan ng sirang pamilya ang anak ko, maging si Joy. Pero anong magagawa ko kung ayaw niya na talaga sa akin? Anong magagawa ko kung hindi niya na ako mapatawad sa kasalanan ko sa kanya? Sino ba naman kasi ang makapagpapatawad sa kasalanang nagawa ko noon, di ba? Malamang wala, maging ako ay hindi mapatawad ang sarili ko, si Joy pa kaya. Si Joy na biktima ng lahat ng kagaguhan ko noon. Lance, mabilis na wala ang lahat sa aking isipan nang isang pamilyar na boses ang tumawag sa pangalan ko. Mabilis kong naibaba ang tingin ko sa kalangitan at agad na palingon sa likuran ko, doon na natudukan, ang nasa utak ko nang makita ko ang magandang mukha ng babaeng kanina pa tumatakbo sa isipan ko. Joy babay, mabilis ko itong nilapitan para salubungin ang isang yakap na punong-puno ng pangungulila sa kanya. Alam kong wala pa akong karapatan para yakapin siya, ngunit hindi ko na napigilan, ang sarili dahil sa emosyong nararamdaman na matimbang sa sistema ko ngayon. Nawala ang lahat ng pag-aalinlangan kung yakapin siya nang maramdaman ko ang marahan niyang pagsagot sa mga yakap ko, dahil sa hindi maipaliwanag na saya ay mas lalong naluha ang mga mata ko sa ligayang aking nararamdaman. Wala ka sa opisina mo, wala ka sa bahay mo. Maging si Zack ay hindi alam kung nasaan ka kaya naisipan kong puntahan ang lugar na ito, hindi man sigurado na narito ka ay may kung anong nagtulak sa akin para subukang magpunta rito para sa'yo. Bakas ang pamumulat ng boses niya. Lumuluha ang magaganda niyang mga mata habang ipinapaliwanag sa akin, ang nangyari kung bakit siya narito siya ang humiwalay sa yakap namin at agad hinawakan, ang magkabila kong pisngi para panasan ang mga luhang naglalandes sa mga ito ngayon. Pinapatawad na kita, Lance, tila ba nawalan ng kahit anong lakas ang buo kong katawan nang marinig ko ang mga salitang iyon mula sa kanya. Dahil sa pagkabigla ko ay hindi kaagad ako nakasagot sapagkat tila'y nalunod ako sa nararamdamang saya ng puso ko habang nakatingin sa babaeng pinakamamahal ko. Ang mga halik niya lamang ang tanging nagpagising at nagpaunawa sa akin sa realidad. Joy, alam kong mahirap sa'yo ang tanggapin ako. Alam kong mabigat ang kasalanan ko sa'yo, hindi ko na nagawang matuloy, ang sinasabi ko nang mahigpit niya akong yakapin. Sa akin siya umiyak habang mahigpit ang pagkayakap sa akin ngayon. Wala kang kasalanan, Lance. Kalimutan na natin ang lahat ng iyon, hindi ko na kailanman ituturing na kasalan at pagkakamali, ang lahat na nangyari sa 83 years ago, banggit niya na kinatigil ko. Muli itong humiwalay sa pagkayakap sa akin at muli akong hinarap, may tipid ng ngiti na sa kanyang mukha ngayon. Subalit hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Napagtanto ko na, oo nga't mali ang lahat na nangyari. Mali na may nangyari sa atin ng gabing iyon. Mali na may nangyari sa atin sa paraan na iyon. Pero napagtanto ko sa aking sarili na wala akong pinagsisihan sa lahat ng iyon. Joy mahina kong banggit, ngunit isang matamis na ngiti lang ang ginawa niya at muling nagsalita. It wasn't rape, Lance, nor a mistake, hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko sa narinig ko, subalit alam ko sa sarili ko ang nagawa ko sa kanya noon. She was a minor. She was only 17 when I did that to her. Ayoko kong magmalinis dahil totoong madumit masama ang nagawa kong iyon. It was, Joy. It was forced. Hindi mo ginusto ang gabing iyon. Tama ka, hindi ko ginusto yun noon. Pero pumayag ako.
At habang lumilipas ang mga panahon at ibinigay mo sa buhay ko, ang anak natin ay tila ba ayoko nang ituring na pagkakamali ang gabing iyon. Ayokong ituring na nabuo lang si Liam dahil sa isang pagkakamali. Mula ng gabing iyon ay nagbago ang buhay ko. Ngunit hindi ko pa alam noon sa sarili ko ang totoo kong nararamdaman, natatakot ako noon dahil sa mga nangyari sa akin. Subalit nang makilala kita, saglit itong huminto at hinawakan ang mga kamay ko na may unting panginginig, dahil sa kakaibang emosyon kong nararamdaman sa mga sandaling ito. Napagtanto ko na may dahilan kaya nangyari sa akin ang lahat ng iyon. Maaaring mali ang paraan at panahon ng pagkikita natin sa unang pagkakataon, subalit ikaw yung tamang tao para sa akin, malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanya at maingat na inilagay ang kamay ko sa dibdib niya upang iparamdam sa akin ang pagtibok ng kanyang puso. Ikaw lang ang isinisigaw ng puso ko, Lance. Napagtanto ko na wala talaga akong pinagsisisihan sa nangyari sa atin noon, natatakot lang ako dati at nagagalit sa'yo dahil inakala kong masama kang tao. Pero hindi, nakilala ko kung anong klaseng lalaki ka. Nakilala ko ang totoong Lance, muli niyang kinuha ang kamay ko at inilagay naman ito sa pisngi niya. Ramdam na ramdam ko ang init ng kanyang pisngi kaya dahil doon ay nawala ang panlalamig at pangambang nararamdaman ko. Hindi ka nalang isang estrangherong lalaki sa akin, Lance. Ikaw na yung lalaki na bumubuo sa buhay ko, na bumubuo sa buhay ng anak ko. Ikaw na yung taong mahal ng puso ko, at nararamdaman ko na wala nang ibang bagay pa ang makapagpapabago nito sa akin ngayon, muli kong nakita ang pagluha ng mga mata niya habang hinahalikan ang kamay ko. Dahil sa lahat ng narinig ko mula sa kanya ay mas lalong kumabog ang dibdib ko, ngunit hindi na dahil sa sakit, kundi dahil na sa kasiyahang nararamdaman nito. I love you, baby, and I'm sorry for everything I've done to you. I was wrong and I know that. I was blind because of dati kapangyarihan at pangalan lamang ng pamilya ko ang iniisip ko. Natatakot akong may bagay na makasira sa pangalan ng pamilya ko kaya nagawa kong takutin ka. Saglit akong nahinto at naibaba ang tingin sa lapag dahil sa hindi malamang dahilan. Marahil sa matinding emosyon na pumupuno pa rin sa dibdib ko hanggang ngayon. Iniisip ko na baka masama kang tao at gamitin ang lahat ng mga narinig mo para sirain ako, plano ko lang sanang pagbantaan ka. But there's something inside me that pushed me to take you with me. And I'm really sorry for what happened, you don't deserve something like that. Matinding kahihiyan ang naramdaman ko nang maiangat ko sa kanya ang tingin ko. Subalit dahil nakita ko ang ngiti sa labi, niya ay mabilis na pawi ang lahat-lahat sa akin ngayon. Tama ka ulit, I don't deserve that. But I deserve you, namumula niyang sagot kaya maging ako ay namula dahil sa malakas na epekto sa aking puso nang sinabi niyang iyon. Kaya sana kapag tapos ng gabing ito, kalilimutan na natin nang sabay ang lahat ng pangit sa nakaraan, isipin na lamang natin na magandang alaala iyon kung saan nabuo natin si Liam, tipid niyang banggit sa akin at itinaas pa ang hinliliit niya na tila ba hinihintay niyang tanggapin ko ang pinky swear na ginagawa niya. Seal it. Gusto kong mangako tayong dalawa sa isa't isa na kalilimutan na ang lahat ng iyon at magsisimula ng panibagong kabanata para sa relasyon natin ngayon, mabilis niyang pinunasan ang luhang muling palm attack sa mata niya bago ibalik sa akin ang atensyon. Dahil sa masayang pagtibok ng puso ko para sa kanya at sa nangyayari ngayon ay kaagad ko itong tinanggap. Promise, lumuluha niyang tanong sa akin. I promise. Kasabay ng pagsagot ko sa kanya ay ang maingat kong pagangkin sa mga labi niya. Dala ng nararamdaman namin sa isa't isa ay agad niya itong sinuklian din ng halik, maingat kong hinawakan siya para suportahan. Nahinto lang ako sa ginagawang paghalik sa kanya nang agad niya akong tinapak, dahil doon ay nakita ko ang masayang mata niya habang nakaturo siya sa kalangitan. Shooting stars, Lance, nanginginig ang boses niya at natutuwa nang banggitin sa akin iyon. Ito ang dahilan kaya agad kong iniangat sa malawak na kalangitan, ang mga tingin ko, at gaya niya ay nagdulot sa akin ng kakaibang pakiramdam, nang makita ko na ang mga shooting stars na sinasabi niya. He witnessed everything. Joy, God sealed everything for us, kasabay ng pagtulo ng luha ko ay ang paghawak ko sa kamay niya habang pareho kaming nakatanaw sa magandang kalangitan. Nang matapos ang meteor shower ay muli ko siyang hinarap, ganun din ang ginawa niya kaya nakita ko ang magaganda niyang mga mata. Lumuluha man ito ngayon, pero alam kong hindi dahil sa kalungkutan. Kagaya ko ay masaya siya sa lahat ng mga nangyari ngayong gabi. Dahil si God na ang witness sa lahat ng ito, mas lalo kitang mamahalin. Hindi ko magawang maipaliwanag ang pagmamahal ko sa iyo, Lance. Masakit man lahat ng nakaraan natin, ngunit alam ko na mas masakit kung hahayaan ko na lang na magkahiwalay tayong dalawa ngayon. Hindi ko kayang wala ka sa tabi ko, at alam kong ganun din si Liam sa iyo.
Matamis na ngiti ang ginawa niya nang matapos niyang hagkan ang kaliwa kong pisngi. With just her simple kiss, all the pain I have in my heart disappears faster than light. And now, I can say that she is truly the only person who will change everything in my whole entire life. Thank you, baby. Thank you for accepting me again. Thank you for coming into my life. I know I have caused you many hardships before, so I promise that I will give everything I have to you and to our son, Liam, isang hindi maipaliwanag na kaginhawaan ang naidulot sa akin ng magawa kong masabi iyon sa kanya ngayon. Ako naman ang humawak sa magkabila niyang pisngi at nagpunas ng mga luhang nagkalat sa namumula niyang pisngi. Paano ba yan? Should I call everyone for celebration? Or should I call Miss Rismi tomorrow to help you pack everything? Dahil sa sinabi ko ay mas lalong nabuhay ang mga mata niya. Gusto kong kasama ko sa isang bubong ang mag-ina ko. And soon, when you're ready, I will marry you. I just can't wait to call you, my wife. Dagdag kong banggit na mas kinapula ng pisngi niya. Pinapakilig mo ba ako? Nakanguso niyang tanong kaya natawa na lamang ako at mahinang pinisil ang ilong niya. Nang kulangin iyon para sa akin ay mula ko siyang niyakap. Maybe, but I really mean it. But for now, I want to spend the whole night with you. I miss you, baby. Bulong ko sa kanya at hinalikan ang kanyang buhok habang nakayakap pa rin kami sa isa't isa. And I miss you more, Daddy Shark. Sa sagot niyang iyon ay napapikit na lamang ako habang dinadama ang masayang oras na ito sa buhay naming dalawa. Parang nabunutin ako ng maraming tinik dahil sa pagkakaayos namin ni Joy ngayong gabi. Masyado na akong nadala sa nangyari sa akin at wala na akong balak ulitin ang lahat ng pagkakamaling iyon kailanman. Wala na akong balak gumawa ng iba pang katangahan na magpapahiwalay muli sa aming dalawa. Dreaming of her keeps me asleep, and being with her keeps me alive. That's the reason I want to be with her, for the rest of my whole entire life. I no longer see myself, away from her, not even an inch nor mile. In the ocean full of people, my eyes will always searching for her. And that's the realization my heart made.